Yun, mag-i-install tayo yung reversal RPM sa motor ni Bien. Ayan, limang wire po siya, gagawin natin tatlo. Positive, negative. Yung dalawang positive na yan, pagsasamahin nyo lang. Yung dalawang negative, pagsasamahin nyo lang yan. Yung long red at saka yung short black, parehas positive yan. Tapos yung negative naman, long black, short green, pagsasamahin nyo lang. Kaya magiging tatlong wire lang siya. Tapos yung dilaw na may black, yun po yung signal ng RPM. So ayan, naikabit na natin, no? Pero open pa yung mga wire. So ito na yung mga pinagsama-sama nating wire. Ayan, yung long red, saka yung short black, tapos yung long black, saka short green na negative. Tapos yung isang wire naman, ayan, positive natin. Tapos ito naman yung isang wire, yung yellow na may black. Ayan po yung signal na i-coconnect natin dito sa ignition coil. Sa orange wire ng ignition coil. Na signal po yun. Okay? So, i-connect na natin yan. Nagkabit na kami ng mga wire, mga boss. Ayun yung tatlo. So, ito yung negative namin. Tapos ito naman yung sa ignition coil. Ayun, yung pinagapang namin na wire. Papunta dito. Yan. Nakaabang na yan. Hindi ko na lang pinakita sa inyo. Diskartehan nyo na lang. Kasi ito yung positive, kinonek sa accessory wire ng motor. Sa brown, mga sir, sa kulay brown, ng accessory wire ni Yamaha. So yan mga sir, na-connect na namin. Okay na, te-testing naman natin. Ayan, naitago na rin natin yung mga wire, na-tapean na. Nalagyan na sa ring tube. Tapos, nakakonect na yung dinugtong nating wire doon sa orange wire na ignition coil. Ayan, yan po yung signal kasi ng ignition coil na kailangan natin na signal ng RPM. Okay? Na-connectado sa ECU. Tapos yung brown naman po, accessory wire yan. So, wag po kayo magkakamali ng pagkoconnect, mga sir. Moment of truth. On. Ayan, may ilaw po yan. Hindi lang masyado makakita. Ayan. So, start natin. Nag-hard starting pa. Ayon. Hindi gumana. Defeat. So sa ibang motor mga sir, pagka ganyan gumagana. Sa ibang case naman ng motor ng M3, hindi po siya gumagana. So meron po tayong tricks na gagawin dyan pag hindi gumagana. Paano masabi? At ito na nga yung tricks na yan mga boss. Pulsar. Pang wave 125. Yeah. Wave 100, wave 125. Same lang po yan. Exaron. Yan po yung gagamitin natin. Co-connect po natin yan. Tatanggalin natin itong wire na kinonect natin sa orange wire ng ignition coil. So, dalawa lang naman yung wire ng pulsar. Yung blue, i-coconnect natin yan dito sa wire na pinagapang natin. Yung black and yellow. Yan, i-coconnect natin yung sa blue. Tapos, yung green naman, yung isa niyang wire, i-coconnect natin dito sa bolt. Body ground po yan ng ignition coil. So, yan. Na-connect na natin. Ganun lang, no? Blue and green. Yung blue sa signal, yung green sa ground. So, testingin natin. On. Ayun, hindi pa rin gumana. So, meron pa tayong isang gagawin para gumana yan, mga sir. Hawak lang kayo. Yun, no? Hindi pa rin gumagana. Yung pulsar na yan, mga boss, may magnet yan sa ilalim. Ididikit po natin yan dyan sa isang bolt ng ignition coil. Ayan. Ayun. Gumagana na po. Kumapalo. Testingin natin tanggalin yung magnet. Ayun. Paano masabi? Dikit ulit natin. Gumagana na. Ayan, kinable tie lang namin. Bahala na kayong dumiskarte kung paano nyo itatago yung wire at kung paano hindi malalaglag yung pulsar dyan sa ignition coil. So kami, cable tie. Ayan. Tapos yung pinagapang namin na wire. Hindi mo masyadong expose. Okay na yan. Testing ulit. Pwe, di niya. Alright. Sana, oh. Okay na ulit. Pwede nyo nang gawin. Napaka basic lang po niya. Kahit DIY.
Hindi siya ganun ka-accurate 100%. Pero at least gumagana. Additional design sa motor. Sa mga mahihilig sa accessories. So yun lang mga boss. Sana may natutunan kayo. Huwag kayong matakot mag-DIY. Alright. Thank you. Bye. Bye.